Hi guys, madalas nating marinig na kuno nga ay sinasabotahe ng mga kakamping itong administrasyong ito. At tahasan na rin pong pinapahayag ng mga pulangaw yung kanilang paninisi nga sa mga kakamping. Paninisi rin po sa mga mamumuhunan o yung mga negosyante na kuno nga ay may planong sirain at ipahiya si Marcos Jr. Tignan nyo nga naman, yung kanilang imagination po, napaka out of this world, kakaiba po, ano ho, para lang depensahan yung kanilang idolo. Itong mga pulangaw nating kababayan, sa nakikita ko, may mga saltik na po talaga. Nakakaawa po kayo. Katulad na ito. Pagkatapos ng itlog, bawang naman ang itataas ng presyo ng mga ungas. Galingan nyo pagsabotahe sa ekonomiya, yung sibuyas nyo pumalpak. Laki na ng bayad, kay ito po ay isang Facebook page, itong tinutukoy na may bayad daw, na nasa panig ng katotohanan kasi itong Facebook page na to. Sa paninira, na naninira daw lagi. Ganoon naman eh. Kung ano man yung nakikita na itong mga pulangaw sa social media na pawang katotohanan, talaga pong ang linyahan nila dyan ay pawang paninira. Okay. Buti hindi sila napapagod. Ano ho? Sa pagmamaang-maangan. Hindi naman mga tangah yung mga yan. Pero nagtatanga-tangahan. Diba? Yun yung masaklap eh. Okay na sana yung tanga ka talaga eh. Pero yung magtatanga-tangahan ka, mas pangit yun. Okay. Sabi, yaman na yarn, bonus dun sa mga supporter nyo, dapat may pakonsuelo. Okay. Sa itlog na dumaan ang mga kakampuit. Yung mga ganun. Marami tayong nakikita na babasa ng mga ganitong komento na sinisisi nga ang mga kakamping. Nakuno ang karamihan o lahat ng mga negosyanteng ito ay anti-Marcos at plano na ipahiya. Alam niyo po kung sino yung nagpapahiya sa idolo niyo, kayo po mismo mga pulangaw. At alam niyo po ang pinakamasakit, ipinahihiya niyo rin po ang ating bansa. Okay? So walang plano kung ang sino man na ipahiya yung idolo niyo. Ang sa amin lang kung ano yung katotohanan at kung ano yung nakikita natin. Kung ano yung totoong issue dito sa ating bansa na siguro naman ay alam nyo na mga pulangaw. Ulitin ko, nagmamaang-maangan lang kasi kayo at nagtatanga-tangahan.